All right. Okay. Hello guys, may in-order tayo from Lazada. So, explain ko kung ano ito guys ha. Pupunta tayo dito sa kusina natin. Ayan guys. Ito yung ating washing machine. Whirlpool LSP780GP. So, ang problem nito guys, nakasaksak na siya. Tignan nyo. Pag pinress itong power button. Pero nung isang araw hindi may ilaw. Ayun, namamatay. Namamatay siya. So, on ulit. Okay. Pili tayo. Ayun o. Hindi tumutuloy. Tayo. Kita niyo guys. Magbubukas. Pipili tayo ng settings. Oh, yun oh. Namamatay siya oh. Hindi siya tumutuloy. So, may problema talaga ito. Okay guys. Napanood po ninyo yung first part nitong video. So, research po ako sa YouTube. Common na nagiging sira is yung pinaka-board niya, no? Hindi na ako nagbalak, dalhin pa siya sa shop. So, napanood ko nga yung isang video. So, yung isang owner ng washing machine, nung mag-breakdown na naman yung pinalit ng technician doon sa service center, in which gumastos sila na 6,000. Nung masira ngayon, after 1 year, or more than 1 year, na-order na lang siya sa Lazada ng unit na yon, at siya na lang din nagkabit. So ito, hindi siya gawang China. Inassemble siya dito. So, okay din. No? Kick. Yan. Okay guys. Oh. Okay. Ito yung sinasabi ko na motherboard, circuit board. Okay, ganda. May quality talaga. Mura pa, locally made. Okay guys, nailabas na po natin ang ating washing machine. Ang washing machine po natin is Whirlpool LSP780GP 7.8 kilograms. Nabili po namin to is 2019, so magpa 5 years na po ito sa amin. And ngayon lang siya nagkaroon ng issue regarding po sa power niya, no? So yung pinakita ko pong video while ago, nakita natin na may power siya, pero bigla siyang namamatay, no? Nawawala yung power. Nag-search po ako sa YouTube about sa problem. So nakita ko sa YouTube yung iba na nagtagawa is yung cost nung pagpapa-repair sa washing machine nila halos umaabot ng 6,000. And yet, napakasimple lang naman ang ginawa ng technician. Eh, pinalitan lang yung parang panel board or motherboard. Ito yung nabili natin. No? So, hindi na ako nagdalawang isip. Dalhin pa siya sa service center. No? Kung yun lang naman, napakasimple lang naman yung papalitan lang yung board. Kasi dito lang eh. Ito lang yung problema. So,
bumili na ako. Bumili na ako ng sarili nating ano, ito, board circuit. So, i-power on natin. Tignan nyo to. Dito mag-iilaw yan eh. Okay. Yun. Yun, nakita nyo. Mag-open siya, then suddenly, unti-unti siya mawawala. Ito ulit ha. Ayan. Okay. Kung nag-steady naman siya ngayon. Oh, ba't ganun? Nag-steady naman siya. Sige. Lumabas ang tubig niya oh. Nag-drain siya. Nag-open yung so nag-spin. So what seems to be the problem here? I don't know what's the problem here. I'm confused. Hindi kaya sa nito, sa power supply. Okay guys, tinry muna namin kinunit sa water system kasi maandar siya, so nagda-doubt kami baka yung power, yung socket, yung kuryente doon sa socket ang may problema. So start lang po natin, test natin. Ayan, humigop na siya ng tubig. So, try muna namin maglaban ng damit. Kung okay siya, natapos ito, so walang problema to. So, ang suspect natin ay yung linya ng kuryente doon sa socket. Baka mababa ang voltage. Under na siya. So, kung okay siya guys, dahil nilipat natin siya ng linya ng kuryente, so walang problema. So, ito hindi natin magagamit, pero i-reserve na natin to just in case, no? At least may naka-standby tayong motherboard. So guys, ayan po, no? Nagpa-function ang ating washing machine. So, okay. So, at least, through trial and error, na-check natin. Umaandar, no? So, walang problema. Although, nakapag-order na tayo ng spare, pero okay lang din naman. Hindi naman tayo lubi. At least, nakapag-order na tayo nito baka in the future. Wala nang mabili. Guys, no? So, nagtapon na siya ng tubig. So, walang problema. Maandar siya. So, since hindi naman tayo electrician, hindi naman tayo nagtawag ng technician, no? So, baka ang problema lang, yung power source natin, dun sa wall socket, baka siguro mababa ang voltage. Baka dun ang may problema. Kasi nandun nakasaksak, humihina yung ano mo, nawawala yung power. Pero dito, sa ibang socket natin siya na nailagay, maandar siya. So ayan o, saka maandar din yung timer niya. Hanggat maaari makaiwas tayo sa malaking gastusin,
So laking hassle pala kung nadala natin ito sa ano, sa technician or sa service center. Na wala naman palang problema. So anyway guys, so siguro resolved na itong problema namin dito sa washing machine. Wala siyang problema. So guys, 5 years na namin ginagamit ito. Sulit na sulit ang automatic washing machine sa amin. Napakahalaga talaga sa amin ito. Guys, ito yung muna yung ginawa kong remedyo sa problema natin dito washing machine. Nilagyan ko po ng voltage regulator dahil may problema yung linya ng kuryente. I don't think kung hindi siguro siya auto volt, no? Unlike yung ibang appliances namin na auto volt sila. So ayan po, no? Ayan, nagagamit na ninisis. So ayan guys, wala tayong problema sa ating washing machine. May issue lang tayo sa ating power source, no? Kaya ito muna, voltage regulator, para magamit natin siya. And pa-check na rin natin yan sa electrician para safety na rin itong ating house. Okay, thank you very much.